Malaking kaso ang isinampa sa sikat at batikang aktres na ito at may kasama pa siyang isang tao na nakipag-deal sa 10 million. Narito ang ilang detalye tungkol dyan sa naturang video na ito. Kinasuhan ng estafa ang aktres na si Sunshine Deason at ang business associate niya na kinilalang si Jonathan Robic D. 66,000 pesos kada isa ang bail na ipinataw sa kanila. May dalawa pang hiwalay na kasong isinampa kay D para sa dalawang bounce checks na inisyu niya. 240,000 pesos ang ipinataw na bail para sa mga ito. Base ito sa kopya ng resolusyon ng Provincial Prosecution Service ng Daet Camarines Norte. May petsang March 23, 2023, ang desisyon ng piskalya ay pirmado ni na Associate Provincial Prosecutor Indira Napicol Martires at inaprubahan ni Provincial Prosecutor Evelio Pormento. Inireklamo sina D at Sunshine ng magkaibigang Rogelio Fonacher at Benedicto Padua na nag-invest umano ng tig 5 million pesos sa online sabong business na inoffer ni na D at Sunshine. Sa salaysay ng complainants, ang kakilala ng misis ni Fonacher na si Jan Balon ang naging daan para makilala nila sina D at Sunshine. Ipinakilala raw ni Balon si D bilang natatanging franchisee ng online sabong express sa buong probinsya ng Camarines Norte. Sinabi naman daw ni Sunshine na pagkatapos ng 2022 elections ay itatalaga raw ito bilang tourism ambassadress sa lugar ni Noy Governor Edgardo Taliado. Ang offer ni na D at Sunshine sa complainants ay maaring maging sole capitalist ang mga ito ng lahat ng betting stations para sa online sabong express sa kanilang probinsya. Kailangan lang daw nilang gumawa ng iba't ibang GCash accounts para sa betting stations sakop ang Camarines Norte. Sa oras na maibigay ni Fonacher at Padua ang 10 million pesos investment, sinabi raw ni D na bibigyan ang dalawa ng mother account kung saan magkakaroon sila ng access sa GCash accounts ng betting stations. Doon daw mamomonitor ang lahat ng financial transactions day-to-day operation, cash-in, cash-out activities para sa online sabong. Sa mother account din daw na iyon, maaaring makuha ni na Fonacher at Padua ang 2% profit per month. Noong February 24, 2022, personal na inabot daw ni na Fonacher at Padua ang 10 million pesos investment nila kay D at Sunshine. Pero hindi raw tumupad sa usapan sina D at Sunshine. Sabi sa bahagi ng resolusyon ng piskalya, Jonathan failed to turn over the mother account and neither were they given any access to the said mother account. Contrary to the representations of Jonathan that the respondents will have sole access to the mother account, it was Jonathan who has sole control of the account. No fund transfer was ever made to the GCash account that they have created, and as a result, private complaints were not able to commence operations of the online betting station. Moreover, no profits were ever remitted to them. Dumating sa puntong hiniling ni na Fonacher at Padua na bawiin ang kanilang 10 million pesos investments. Kasabay raw iyon nang ideklara ng gobyerno na illegal ang online sabong. Noong May 28, 2022, pinuntahan ni Fonacher si D para hingin ang pera. Pero hindi raw ito maibigay ni D. Kalaunan, dalawang beses umanong nag-issue si D ng cheque na may halagang 1.5 million pesos at 2 million pesos. Pero pareho raw tumalbog ang mga ito. Sinubukan pa raw na kontakin ng misis ni Fonacher si Sunshine hinggil sa issue. Noong January 2, 2023, nag-reply umano si Sunshine para pabulaanan ang mga akusasyon laban dito. Sinubukan din ng sikat na entertainment column na hingin ang pahayag ni Sunshine ukol dito.
Kahit sino man ang manggagalaiti at magsusumbong sa pulis, kung mai-scam ka lang naman ng 10 million pesos, hindi mo kikitain yan sa daan, kundi paghihirapan mo talaga. Pero bakit naman kasi nag-invest sa ganyang klaseng mga business? Hindi naman talaga maganda iyan. Pero bakit nagkaganon ang lahat? Talagang hindi mo mapagkakatiwalaan ang kahit ni sino man. Kasi pagdating sa pera, talagang masisilaw at magkakaroon talaga ng lamat kahit gaano pa kayo kakaibigan. Kasi pag pera na ang pinag-uusapan, nako, walang ni sino man ang dapat mong pagkatiwalaan. Masisilaw at masisilaw. Ayon nga nila, ang pera ay ang isang napakalaking halaga na dapat nating ingatan dahil masisira ang pagkakaibigan kung ito'y masisilaw ang mga maghahawak. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang I button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang issue. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito kung gusto nyo na mag-subscribe sa mga